sa inyo ang Panginoon. Kayo po ngayon ay nasa unang araw na nobinaryo sa dakilang kalislahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tawagin natin ay simpang gabi. Kapag madaling araw, misa bigayo. So, bahagi yun. Or don't mass. Pagkataon na kung saan ay napakahalaga sa pagkilos natin bilang mga mananampalataya na makita natin siyam na araw na ito bilang simbolo ng siyam na buwan ng pagdadalang tao ng mahal na Birheng Maria kay Jesus. Siyam. Pagamang sabi na natin, kapag sumubra ng siyam yan, no? Kalimitan yan, patay na. No? Kapag naman sumubra ng tabon yan, no? Elepante na yan. Kapag kulang naman, walang buwan, mayroon kasi mga isinilang na, isinisilang na 8 months, 7 months, no? Ay tawagin natin ay premature, hindi pa sapat ang kanilang lakas, yan saan sila ilalagay sa incubator, no? Para doon mag-mature yung kanilang internal organs. Kaya napakahalaga po yung itong siyam na ito. Oral, sabi nga natin, no? ay para malusog na maliluwag si Jesus sa daigdig na ito. Bahagi rin na nawa ay tayo na maliluwag sa siyam na araw na ito ay pagtipayin din tayo para higit din natin mapaghandaan ang dakilang biyaya ng ating pagliliwang sa kapistahan na ito ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sana po ay tayo nawa ay sama-sama sa siyam na araw na ito. Hindi po ito substitute. Baka kasi ang alam ng iba na magsisimbang gabi ako para hindi na ako makapagsimba ng every Sunday. Mali ko, ano? This is not a substitute. Baka akala niyo kapag kayo nakakompleto ng siyang araw, no? Kayo ay pwede na hindi magsimba every Sunday. No? Mali ko yun. Ano? Hindi mo yan ang tinuturo ng simbahan. Yung hindi pwede natin palitan yung pagliliwang natin ng misa every Sunday. Pero nais natin na ito ay higit natin mapahalagan sa pamagitan ng ating paghahanda sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Kapanganakan. Dalawa po kasi yung Pasko natin. Pasko ng Kapanganakan at Pasko ng muling pagkabuhay. Kailang sa ating mga Pilipino, mas masaya tayo sa Pasko ng Pagsika. Pero hindi lang muling Pasko. May Pasko nito ng muling pagkabuhay. Kailang kapag sinabi ng Pasko sa atin, December 21. Diyo, dalawa mo yung ating Pasko. So bahagi ng pagbibigay ng usari, makita natin natin na nawa maging bahagi na ating pagkilos na yun. Ang tema na natin sa pagbibigay ng pansin ay katulad din ang tema na pinahayag ni Jesus sa Ebanghelyo na ating narinig sa kalbong kay San Juan na nagpahayag natin na
binabanggit si Juan, kasi ang kanyang mga kapusin ay mga parasero ng mga eskriba, na nagpasubo kayo kay Juan, para itanong, at nabahagi yun na kung saan ay na pinapahayag na isang nasiyahan kayo sa liwanag na dulot liwanag. Nasiyahan kayo sa liwanag na dulot liwanag. Pero higit na nasana, makita natin na rin saan ka nagkagaling ng liwanag na yan na nakita ng mga Hudyo kay Juan. Tayo ba? Anong dala-dala natin? Kaliwanagan o kadiliman? Kaya po, yung isa sa mga simbolo ng ating pagdiriwang ngayong Pasko ay yung tala, star. Kasi nagliliwanag. Nagiging sa mga pope kapag nanaway magdulot tayo ng kaliwanagan sa bawat isa. Alam niyo, isa sa mga epekto na naranasan natin, hindi lamang ng sakit na dulot ng pandemya, no? Ay alin, depression. Marami sa atin ang nade-depress. Marami nade-depress, no? Pero lalo-lalo na nang dumating ang pandemya. Kasi isolated tayo eh. So sana rin po, pagbigay tayo ng liwanag. Alam niyo, maganda ho yung unang pagbasa na pinamanay ko sa aklat ng Propeta Isaias. Pinabanggit ko kasi yung Propeta Isaias yung tema nito. Yung mga dayuhan. Kasi naranasan nila yung aking dayuhan. Binanggit nyo rin ko ni Propeta Isaias yung alam. Yung pagkatapon. Sabi, itinapon ka ba yung mga Israelita? Itinapon ko yung mga Israelita. Ano kailan yun? Yung Babylonian exile. Ano yung Babylonian ngayon? Pagkawal na pag-ibunong sa ibang umisa, Iraq. Sinakop sila ng Iraq, and then, yung mga leader nila, ang kanilang pamilya, in exile, kinuha, itinala doon sa Babylon, present day Iraq. So, dumanan sila ng pagkatapo. Kaya bahagi yun na kung saan yung masanang unawa nila ng mga Israelita, sabi nga, yung pagkintayuhan. At maliwanag ko kasi kaya lang sinabi rin ko yun, na lang sinabi ni Propeta Isaias, matatapos na kasi nung exile na binanas nila. At binabagkititin mo rin yung mga dayuhan, kasi siyempre ang pananampalataya ng Israel, by blood, hindi ka pwede maging Hudyo kapag hindi ka nakapangasawa ng isang Hudyo. Hindi yung katulad natin, na kahit anong dahi ka, magpapamilyan ka lang. Sa kanya, kinakailangan ng by family, kinakailangan ng leader na magkaroon ka ng asawa o kukuhin ka nila. So, yun ang bahagi mo. Mayroon sabi dito na yung pinamanig dito, huwag kayong magalala kayong mga dayuhan. Kayong kukuhin namin. So, bahagi mo, no? Yung hamon na kung saan makita rin namin, sabi mo, ngayon pa naman na ito, tayo na sa post-pandemya, nakikita natin, baka may mga kapatid tayo na nalulungkot, mga kapatid tayo na nag-undergo ng depression, magbigay tayo ng liwanag, magbigay tayo ng pag-asa. Huwag tayong, sabi na natin ay magdami, huwag natin ibaba yung bawat isa. Pagkos na inawa ay tulungan natin sila na umagaw sa katatayuan na ito. Kasi alam naman natin yung dinanas natin. Pero huwag din tayo magbigay ng alin ng peking pag-asa. Baka sabihin nyo na, oh, ganda-ganda mo naman kumanta.
Eh, pero kapag kumanta yung kaibigan mo, basag ang mga pinggan at mga baso, no? Eh, peking pag-asa yun, no? Huwag din naman. Then, bigyan nyo ng gabay. Baka hanapin niya kung saan talaga yung galing niya. No? Pero huwag nyo bibigyan ng peking pag-asa. Lalo lamang bubuhog yun sa kanyang kalungkutan. Kaya nga, pagbigyan tayo ng liwanag. No? Anong liwanag ang dala-dala natin? Bahagyo. Ngayon, kapanahonan ng Kapaskuhan, are we bringing night? Dala-dala ba natin yung kaliwanagan? O baka tayo ay naliligo. Kung tayo naliligo man, lumapit tayo kay Jesus. Pumili tayo ng tulong. No? Alam niyo, kalilitan ng mga tao nag-undergo ng depression, no? Ay hindi alam. Kung siya tayo, nabibigla na lamang yung kamag-anak. No? Yung walang makasabi na doon, ganyan natin. No? Baka may mga kamag-anak tayo, kaibigan kayo. No? Na nag-aandar ko ng depression, lalo-lalo na yung hindi mga nagsasalita. No? Yung hindi nag-o-open up. No? Kalimitan, yun ang mga hindi nag-o-open up. Bigyan natin ang pagkataon. Bigyan natin ang lakas. At yun ang pangayon, ipinahayin ng buong kapag. Bigyan natin ang liwanag. Katulad ni Juan Bautista. Sino ba si Juan Bautista? Tagapanguna pa lang. Tagapanguna pa lang na Jesus. Pero yun ang sabi ni Jesus. No? Pagkatakbo ko ibang nagkaroon kayo ng liwanag at nagdunod sa inyo ng kagalakan. Pero ang sabi ng buong kapag, much more is coming. Ang aking kaunti na pagdito, yung pagdilid ka sa natulog ng ating Panginoon. Sino yung ating pananampalataya? Ang pananampalataya na umaangat sa ating kalatayuan. Ang pananampalataya na nagliligtas. Hindi yung pananampalataya na nagbabaog, no? Sa bawat isa sa atin. Kung isa, makita natin kayo, pinapago natin sa problema. Ang mga kasabi ng ating pamilya. Hindi. Bigyan natin yung hindi ng pagkatao na hindi namin siya ng panangkong kapal. Lalo-lalo na makita natin yung kaliwanagan. At nawa, magturunan tayo na hanapin ang liwanag ng tulog ng pagdating ng Jesus ang mananakot.